Sa kanyang vlog na inilabas ngayong Lunes, inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes ng pandarambong umano sina Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Sabi ni Trillanes, isang kritiko ng administrasyon, aabot sa 6.6 billion pesos na halaga ng public works contracts sa Davao City at Davao Region ang nakuha ng pamilya ni Go. Ang CLTG Builders na pagmamayari ng tatay ni Go na si Desiderio Go at ang Alfredo Builders ay pagmamayari naman ng half-brother ng senador na si Alfredo Go. Base sa mga COA documents, nakakuha ng 125 projects ang CLTG mula March 25 hanggang May 2018 na umaabot sa 4.89 billion pesos ang halaga. Ang Alfredo Builders naman, ayon sa COA, ay nakakuha ng 59 projects from June 2007 to July 2018, amounting to 1.74 billion pesos. Pag itotal ang mga projects na nakuha ng tatay at half-brother ni Bongo, ito ay aabot sa 6.6 billion pesos. Specifically, 1.5 billion pesos nung mayor pa lang si Duterte sa Davao City, habang 5.1 billion pesos worth of projects naman ang nakuha ng pamilya ni Bongo nung unang dalawang taon pa lamang na pagkapresidente ni Duterte. Sabi ni Trillanes, B licenses lang mayroon ang dalawang kumpanya kaya't hindi dapat nakakakuha ng malalaking proyekto ng gobyerno. Pero nagagawaan niyang malusutan ito sa pamamagitan ng pagpasok sa mga joint venture arrangements sa mga kumpanya na may AAA licenses. Ayon kay Trillanes, mismong mga dokumento mula sa DTI at COA ang kanyang basehan, pero wala pa siyang balak magsampa ng kaso ngayon. Ito ang pangako ko. Basta pag nawala na sila sa pwesto, ipa-file namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Hayaan nyo, konting antay na lang naman. Sagot naman ng palasyo, walang bago sa akusasyon ni Trillanes. Lumantugtugin na po yan. Binatunan niya yan kay Presidente, kay Senator Bongo, hindi pa Senador si Senator Bongo. Wala naman siya napatunayan nung siya ay nakaupo pa sa Senado. At saka ang alam ko lang po, no? Matagal na pong negosyo ng pamilya ni Bongo, ni Senator Bongo, ang pangungontrata para sa infrastructure projects. At hinamon siniguntahan din ito ni Senator Bongo, panis na raw ang issue na pinalulutang ni Trillanes. Tanong pa niya kay Trillanes, paanong naging plunder ang isang lehitimong transaksyon? Hindi pa ako pinanganak sa mundong ito. Andyan na ang negosyo ng pamilya ko. Bagamat hindi ko naman mapigilan ang isang marangal at lehitimong negosyo dahil nakapagbibigay ito ng maayos na trabaho at kabuhayan sa mga tao. Hinding-hindi ako nakikialam dyan. Wala akong benepisyo na nakukuha dyan at mas lalong walang tulong o advantage na nakukuha yan mula sa akin dahil may delikadesa ako na ihiwalay ang aking pamilya sa aking tungkulin sa gobyerno. Idinepensa rin ni Go ang mga joint venture na dumaan niya sa public bidding at pagsusuri. May hamon din siya kay Trillanes. Trillanes, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Kung tingin mo may korupsyon na nangyari, kasuhan mo na para mapanagot. May proseso at hukuman na makapag papatunay ng mga yan. Ayon pa kay Go, dahil hanggang 2025 pa ang kanyang termino, hihintayin niya sa Senado si Trillanes para anya doon sila magtuos. Ito'y kung makakabalik ang dating senador sa mataas na kapulungan. Robert Mano, ABS-CBN News.